Good day, class. Welcome sa classroom ni Sir Jay. Sir, for this video, this is an activity tungkol dun sa end behavior ng graph. So, ang gagawin natin dito ay idodrawing natin yung possible sketch ng ating graph. So, let's have number 1. We have y is equal to 2x cubed minus 7x squared minus 7x plus 12. So, ano yung dalawang pattern ulit natin para malaman natin ang end behavior? Una ay yung ating leading coefficient. We need to identify whether it is greater than or less than 0. So, ang ating coefficient dito ay 2. So, that is a7 is greater than 0. And then, the degree, we have 3. And 3 is an odd number. So, based na sa table na na-discuss natin from previous video, so, ano ang magiging end behavior kung ang ating leading coefficient ay greater than 0 at meron tayong degree na odd? So, ang ating magiging left side or direction ng left side ay falling. Now, paano naman ang direction ng right side? It will be rising. Ngayon, paano natin i-coconnect ngayon yung ating dalawang end behavior para makuha natin ang possible sketch ng ating graph? So, ang tip ay nasa turning point or yung kanyang pagliko from taas papunta sa baba at yung baba papunta sa taas. Paano ba natin malalaman kung ilang beses yan liliko? Okay, so ang tip ay nasa degree ulit. Kung ang degree natin ay 3, so, ang number ng turning points na tinatawag natin ay less than 1. Ibig sabihin, para mabuo yung ating possible graph, liliko tayo ng 2. Bakit? Kasi less than 1 nung 3. So, coming from this part sa left side natin, ito yung ating unang liko. And then, bababa, going here. So, magkakaroon tayo ng 2 turning point. So, this is the first turning point and this is the other turning point. So, ganyan yung possible na itsura ng ating graph sa number 1. Now, let's proceed to number 2. Y is equal to negative x raised to 5 plus 7x squared plus 4. So, again, let's identify the leading coefficient. We have negative 1, so that is a7 is less than 0. Ang ating exponent ay 5, that is odd. So, kabaliktaran niya nung una. Bakit? Kasi less than 0, then odd. So, ang left side natin ay rising at ang right side natin ay falling. Ngayon, paano natin i-coconnect yung ating dalawang end behavior? As I said, yung number of turning points natin is less than the number of the degree. This is 5, so the number of turning points here ay 4. So, let's connect. Coming from the left, so we have 1, going up, 2, going down again, 3, and then going up again to connect, we have 4. So, turning points, 1, 2, 3, 4. Okay, that is less than 1 of the degree. So, ito yung possible graph ng ating number 2. Next, number 3. Y is equal to x raised to 4 minus 7x squared plus 6x. Leading coefficient natin, we have 1. So, that is greater than 0 kasi positive. Then, ang ating degree ay 4. Now, we have even. If we have a greater than 0 for the leading coefficient and even for the degree, so, parehong pataas ang ating direction. Pataas ang left, pataas ang right ng ating end behavior. Next, connect natin. Ang ating degree ay 4. So, less than 1, we have 3 turning points. So, coming again from the left, we have 1. Then, going up, 2. Going down, 3. And then, connect. Meron tayong 1, 2, 3 turning points. And last number, we have y is equal to negative x raised to 4 plus 2x cubed minus 24. Leading coefficient natin, we have a sub n
That is negative 1, so less than 0. Ang degree natin ay 4, we have even. Now, so this is a negative number and even, so parehong pababa ang ating direction. So, falling ang left side, falling din ang right side. And then, ang number of turning points natin, we have 4 minus 1. Again, we have 3. So, let's connect the two end behavior. We have 1, 2, and then we have 3 turning points. So, those are the ways kung paano natin makikita or may drawing ang possible graph ng isang polynomial function. So, kung may natutunan tayo sa video na to, please give it a thumbs up and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko para ma-update kayo sa ating mga video lessons. Thank you!